Yanners. Y A N E R S is Yanners. Y A N E R S is Yanners. Hey, good morning. Ngayon is Sunday. Hindi ako bagong gising nga. Kanina pa ako gumising. Pero kakabangon ko lang. Ayan. And ngayon, magpapa-hair dye ako. Missing Jen. Available to sa anyong marketing. And, nagbago na sila ng packaging. Oh, ito yung sinasabi ko na kaya hindi kami nag-i-stock na masyadong marami. Kasi pabago-bago sila ng packaging. Yung ganito na product na pinadala ko sa Pinas, sa anyong marketing. 3 months ago yata yun. Pero, nagbago na agad sila ng packaging. Pero, yung available sa anyong marketing, mga bago din yun. Yun yung sinasabi ko, na pabago-bago sila ng packaging, kaya hindi kami masyado kumukuha ng maraming stock. Pero, yung available sa anyong marketing na Miss and Jen, bago din yun. O, kakapadala ko lang din yun, mga a few months ago. First time ko gagamit ng ganitong color. Hindi ko alam kung magpa-color siya sa hair ko, no? O, sige, try natin. May naghihintay na mama. Siya ay magkukulay sa akin. So, ito talaga ang itsura ng bagong gising. Hangit. Hindi pantay yung kulay ng kilikili ko. Yan. You know, hindi siya maitim eh. Parang medyo may pagka-yellowish. Yan. May buhok-buhok pa yan ha. Hindi pa ako nag-aahit. Lakas ng loob ano. May mga buhok-buhok pa. Mas maitim yung kilikili ko sa left kesa sa right. Hindi siya maitim. Madilaw siya. Sa puti ko talaga, hindi talaga siya magpapantay. Ano, yung skin kasi talaga natin, hindi pantay ang kulay. Yung mga singit, kung ano yung tago, yun talaga ang hindi pantay na kulay. So, natural lang na maging ganyan yung kulay ng kilikili. Ano, normal. Ayan yung color niya. Actually, dito sa camera, medyo ano siya maputi eh. Pero, orange. Parang pink na may pagka-orange. Ganyan ang color niya. Nag-aagaw na pink and orange yung color niya. Ang cute, ang cute. Ang sarap sa mata ng color. Sana, kahit mga ilang araw, tumagal siya sa buhok ko, no? How do you feel? I feel good. Okay, so ito na yung naging resulta nung hair ko. Yung bagong hair dye ng Miss Sunjen. Dati may kasama pa siya, nakahiwalay pa yung pang rinse or parang treatment sa hair. Pero this time, kasama na sa bote lahat nung pati yung treatment. So, isa-shampoo na lang talaga siya. So, kung nasa arawan ka, ganyan yung magiging color niya. Nagkulay naman siya kasi first day pa lang. Hindi ko in-expect na matingkad siya. Anong yan? Today, I'm going to make salad or pie. Get a put bowl or plate. Put some bowl. Maybe like this. I'll reheat this rice for 1 minute. In salad, we have tomatoes. And I'm gonna cook nuggets. Done.
Bye. Ito na po yung aking chef. I just finished editing. Good job. Oh, wow. Nag-draw siya ng Eiffel Tower. Do you wanna be a chef? Not really. Not really? She's but like, ito she always say, prepare my food. Hindi ko sinasabing prepare my food, ah. Ito pala, gawa din to ng kwento, eh. Nag-prepare siya ng food for me, ng kusa niya. Minsan nag-ask ako sa kanya, lalo na kapag may work ako. Sinasabi ko sa kanya na, pwede mo ba akong gawa ng ganito? Or pwede mo ba akong pagtimpla ng iced tea or choco milk? Ano? Sipag to, eh. Manong-mana talaga to sa ina niya, eh. At ngayon naman, gumawa siya ng kimbap. So, kamay nga ng hands mo. Amoy kimbap. Mahilig siyang magluto-luto. Siguro yung mga ganitong edad, ano. Lalo na babae siya, ano. Talagang, dapat lang talaga mahilig siyang magluto. Ano daw? Anyong. So, ngayon is a Sunday and magpapack na kami ng box na puno ng Korean skincare items na magkakaroon sa Anyong Marketing. Gusto ko magpasalamat doon sa mga talaga nag-purchase ng skincare dahil talagang 2 weeks ago or 3 weeks ago, dinagsa talagang Anyong Marketing. Ano. As in, kahit ako nagulat, yung ate ko nagulat din na biglang dagsa ng mga orders. Lalo na yung ate ko kasi siya yung nagpapack na sabi niya, anong nangyari? Bakit biglang dumagsado yung mga orders? And ako rin, hindi ko alam nang dahil lang sa isang video na nilabas ko sa TikTok na hindi ko akalain na maraming mga kanood. Kaya, ayun, boom! Yung TikTok Anyong Marketing ko from 300 followers ngayon is road to 13K followers. Na ganun biglang naging kabilis. Sabi ng ate ko, sana magtuloy-tuloy na. Pero sabi ko kasi, ganun naman talaga sa business. Ang business, biglang tutumal, biglang hihina yung benta. So sabi ko sa kanya, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ano? Sabi ko, huwag tayong mag-expect na palaging maraming benta. Ano? Kasi darating talaga yung time na walang benta or mahina yung benta. So sabi ko sa ate ko, this time, magpasalamat tayo na yung mga halos Korean skincare is na sold out na sobrang dami na sold out na. So, ngayon, hinay-hinay pa rin kami. Who knows eh, hindi ko alam kung yung time na yun naging malakas lang, tapos biglang hina na. So, sabi ko, dahan-dahan pa rin tayo, sabi ko sa ate ko. And sabi ng ate ko, yes. So, ayun na, mag-pack na tayo ng mga Korean skincare products. Ang cute, oh. Body wash. Babalit natin siya sa bubble wrap and then ilalagay sa box para hindi siya madadamage. Ayan na. Hindi ko alam kung magkakasya dyan lahat ng items. Pero sana, di bali, meron naman kaming medium box. Ito pala yung napapat. There's no spot. How do you feel? Buti nagkasya. Buti nagkasya yung mga items. Pero may tinanggal na kami. Nandito sa box yung mga tinanggal ko kasi hindi na talaga kasya. Grabe naman yung oil ng mukha ko. Kalmado naman kami nagpa-pack kasi naka-aircon, ano, malamig. Kaya doon sa mga makaka-order ng skincare, pasensya na kayo kung medyo, like kung naka-box yung product, may continue pa yung mga box kasi ganun talaga yung sitwasyon, ano. Tatapon nyo din naman yung box. Basta yung importante, yung mismong item, hindi siya damage. No? Pero yung box, kung may continue pa, pagpasensyaan nyo na, ano. Talagang may tendency talaga na mayuyupi talaga yung mga ibang items.